tamang edad sa pagkuha ng bahay, una-una dapat legal age ka. Pangalawa, dapat ngayon na. Now, no opportunity wasted. Sayang naman kasi tumataas lagi ang presyo ng bahay at lupa. May mga amortization na scheme of payments naman tayo na pwede mong pagpilihan. Go ask your property specialist. Pag sinabi property specialist, property prof. Kung wala kang pag-ibig ngayon, pwede ka pa rin kumuha ng bahay. Madali lang po yun. Ilalamsam lang yan ang 24 months. O kaya naman, kung gusto mo, pag-bank financing ka. O kaya naman, deferred financing. O kaya in-house financing. Marami pong paraan yan. Go ask your property specialist. At pag sabi property specialist, property prof. So magkano po ba yung required income pag ikaw is kukuha ng bahay? Simple lang yan. Turuan kita ng technique. Whether kukuha ka sa pag-ibig or bank financing, i-time stream mo lang yung preferred na monthly amortization. Like for example, gusto mo siya kunin in 10 years. So magkano ba yung monthly amortization nun? Dapat time stream nun ang iyong income na ipapasa sa the developer. So paano po pa kunin yung amortization? Download ka po ng loan calculator app. Yan, matutulungan ka po ng iyong property specialist. Pag sabi property specialist, property prof. Requirements po sa pagkuha ng bahay, bigyan po kita ng tatlong mahalagang requirements. Una, yun pong standard documents. Standard documents, valid IDs po yan, yung inyong mga CNMR, Certificate of No Marriage, or marriage contract kung married kayo, yan, mga proof of billing, yan. So, pangalawa po, yung inyong mga income documents. Pag sa itong mga income documents, yan po yung inyong mga COE, payslip, yan. So, kapag naman po kayo may business, so your business permits, or minsan hihingi ng statement of account. So, ano po yung pangatlo? Siyempre, importante po is reservation fee po natin. So, para po sa mga list or complete list ng mga gantong requirements, go ask your property specialist. At pag sinabi property specialist, siyempre, property po. Legit ang isang ahente kung sa isang accredited seller ng brokers group. Na yung brokers group naman is accredited ng developer na ino-offer niyang property. Saka syempre, hindi po tumatanggap ang ahente ng direct payment coming from the client. Lagi po dun tayo magta-transaction sa office ng developer. Saka syempre, check niyo po yung inyong property specialist kung sa po ay from powerhouse. Syempre, tayo po mga property specialist, sa amin lang po kayo magtanong para ma-assist po namin kayo. Pag sabi property specialist, wala iba kundi ang Property Pro! Woo!